kay Yahweh El Shaddai, kay Brother Mike Villarde. Bata pa lang po ako, tinawag na po ako bilang mga awit sa Lower Bikutan. And then po, bilang breadwinner po, nagtrabaho po ako ng maigi. Pero sabi nga, if calling daw ni Lord na maglingkod ka sa Kanya, ibabalik at ibabalik ka niya. Kahit po naging breadwinner po ako sa amin, nagkaroon po ako ng hyperthyroidism. Hindi ko po alam kung ano, pero I never questioned God na nangyari sa buhay ko. Ang ginawa ko lang po, bumalik uli ako sa paglilingkod sa Kanya. And thank you, Lord, kasi I was 27 years old when I was diagnosed ng hyperthyroidism. Pero kapag po nag-undergo ako ng ultrasound, no calcification po, at wala pong kailangang operahan. At hanggang ngayon po, hindi na po ako umiinom ng gamot na pang hyperthyroidism. At nagpapasalamat ako kay Yahweh El Shaddai dahil binigyan niya po kami, sabi nga, kahit wala kang financial, pero pag magtitiwala ka sa Panginoon na yung pag-attend natin dito ay hindi nasasayang. Dahil alam niyo po na nakapagtapos po sa College of Divine Wisdom ang kapatid ko na si Mary Jo Encina bilang cum laude, to God be the glory. And then po, yung isa pong kapatid ko, yung nagpatotoo po last time na si Attorney Jessica Encina po, nag-sorry po siya sa amin. Sabi niya, ate, sorry, hindi po ako papasa ng bar exam. Sabi ko, magtiwala ka kay Lord. Just trust and obey God, because sabi nga, He will never forsake us. He will never leave us. He will never forsake us. Amen. At sa, alam niyo po ba na wala pa po yung result ng exam, pero nag-prepare na po kami ng bouquet of flowers. Nagawa na po kami ng banner dahil nga sabi ni Brother Mike, patuloy tayong magtiwala dahil walang imposible sa Diyos. At to God be the glory, naging CPA lawyer po ang kapatid ko. To God be the glory. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Ganyang kabuti ang Panginoon, Sister Dulce, ano? Expectant faith. Oo. Kaya naman, tinan mo, yung ni-expect nila, ginawa ng Panginoon. Ayun ang kabutihan ng Diyos. Okay, so magtiwala po tayo sa Panginoon, tsak na mangyayari po yung ating mimithiin. Okay? Galing naman po sa Quezon City. Pakinggan natin si Brother John Carl Sabukia. Sabukia, ayan. Hello, good morning po mga brothers and sisters and Brother Mike. Good morning po. Una ko pong isi-share, pinagaling po ni Yahweh El Shaddai yung kapatid ko. Sa signal po siguro yun. Last 2 years ago, so okay na po siya ngayon, magaling na po siya. At isusunod ko pong isi-share is this December 19, 2023, ay nakapasa po ako sa Marine Engineering Board Exam. So sobrang napakagandang regalo po sa akin ito. Thank you po talaga. Thanks to God, to be a glory po. Thank you. Amen, amen. Marine Engineering. Ayun, ang dami ng ano, pinagpala ng Panginoon. Yun ba yung Brother Rex? Alin? Yung sumasakay sa barko? Oo. Yun? Oo, yun. Yung mga Marine Engineering, ayun, engineer na siya ngayon. So, yun yung maari niya, kung depende sa pagiging engineer niya, kung siya yung nag-repair ng barko. Yung sa engine nun. Yun. Nagre-repair ng barko? Oo. Ganun diba? Ba yun? Ayun yun, Sister Dulce. Sige. Okay, mula naman po sa Dasmariñas City, Cavite. Pakinggan naman natin ngayon si Sister Dori Pio. Pinagpalang maga po sa atin lahat, lalo tigit kay Yahweh El Shaddai na nag-iisang Diyos na dakila. Mm-hmm. Ganun din po sa sambayan ni Brother Mike, pinagpalang gabi at Merry Christmas po sa ating lahat mga kapatid. Ang ipagpatuto ko po ay ang kagalingan ng aking anak nung July, itong taon lang po bago tayo mag-anniversary sa Luneta, na-diagnose ang aking anak na may endometriosis at may tendency na matanggalan siya ng matres. Pero sabi ko sa anak ko, aatin muna ako ng anniversary anak bago ka magpa-opera. Alam ko at angkinin mo na may himalang gagawin ng Panginoon. At ayun nga po mga kapatid, sa himala at habag ng Panginoon, bago inoperahan ang anak ko, 2 beses siyang in-ultrasound at nakita nga na may tendensing tanggalin ang kanyang matres. Pero sa pagpapala ng Panginoon at sa pananalangin ng ating mga kapwa lingkod, ang anak ko ay hindi natanggalin
Amen. Sapagkat ikinalungkot ko po yun. Amen. Ang pangalan ko pong patotoo ay ang kalusugan ng aking brother husband nung nagtatrabaho po siya sa barko na mag-apo ang mata niya at kailangan daw pong operahin, sabi ng espesyalista sa Singapore. Ganon din po nung pagdaong nila sa Korea, kailangan nga daw pong operahan ang kanyang cornea. Pero sa pananalangin ko dito at pagmamakaawa sa Amen. Panginoon, alam niyo po mga kapatid, grabe po ang himala ng Panginoon. Apat na espesyalista po ang tumingin sa kanya sa Manila Amen. Doctors. Ang pagkaka-check up sa kanya nung apat na espesyalista na yon ay hindi na siya kailangan operahin sa kanyang cornea. At kasama ko po siya na nagpupuri ngayon at Amen. Sumasamba Amen. Sa Panginoon. Kaya naman po, Yahweh El Shaddai, yes. Binabalik ko sa iyo ang papuri at pasalamat to God be the highest glory. Amen, Amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Nakaka-bless yung patotoo ng mga kapatiran. At tunay nga po na kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos, sabayan po natin ang gawa. Tulad ng ginawa ng ating mga kapatid, nagtiwala sila, pero ang ginawa po nila sa kanilang pagtitiwala ay patuloy silang nakikinig ng salita ng Diyos, nag-aatin ng gawain. Dahil sa pag-aatin po ng gawain, nariyan po ang presensya ng Panginoon at ang Diyos ay natutuwa kapag tayo ay nakikinig sa Kanya. At higit sa lahat, nakikinig at nagsasabuhay. So, pag tayo ay nakikinig at nagsasabuhay, naroon po ang katugunan ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay mahabagin at maawain. Katulad ng ating mga magulang, kapag nakita ng mga magulang natin na marunong tayong makinig at sumunod sa mga inuutos nila, di ba, may mga magulang na very generous, hindi pa humingi kung ano man ang anak, pangangailangan, lalo na pag-estudyante, hindi pa humingi, alam na ng magulang kung ano ang ibibigay. Kasi natutuwa. Yun, ganun din po ating Panginoon kapag siya po ay natutuwa. Tiyak nga po, hindi pa tayo humingi, ibinibigay na niya. So, salamat po sa ating Diyos na buhay. Purihin po ang ating Panginoon. At nakaka-bless po yung mga patotoo at lalo na po yung sabi ni sister na instead ang ipanalangin niya yung kanyang pamilya, ang ipinalangin niya at ginawa niyang prayer request, unang-una ay ang kalusugan at kagalingan ni Brother Mike na ating mahal na punong lingkod. At tunay nga po, sabi nga po ni Brother Rex America na tama po yun, mag-intercessory tayo, hindi yung ating sarili ang ipapanalangin, hindi ating pamilya, kundi yung iba, yung pangangailangan ng iba. At yun po ay very effective po yun. Kaya hindi man natin sasabihin yung mga needs natin, pero alam ni Lord kung ano ang mga pangailangan natin at nakikita po niya na yung concern po natin ay sa ibang tao. Tiyak po yun. Kaya sa akin pong mga mahal sa buhay, kapag kayo, mga, lalo na sa mga pamangkin ko, na sa inyong pag-aaral, pagsusumikap, huwag niyong isipin ang inyong sariling mga ambisyon, kundi isipin niyo kung ano ang ikabubuti, ano ang ikatutuwa ng ating Panginoon. Kaya, yun ang patuloy kong dalangin sa Diyos na magkasumpong ng lubusan ng lahat kong membro ng aking pamilya, lahat kong mga kapatid, lahat kong mga in-laws, lahat kong mga pamangkin, upang sila ay maging daluyan ng pagpapala, channel of blessing sa ubasan ni Yahweh El Shaddai. At ako'y naniniwala na ang Diyos, siya ang gagawa ng paraan. Amen. Hindi magagawa ng tao, magagawa ni Yahweh El Shaddai. Amen, amen. Salamat po.